Samahan niyo ako. Joyride tayo. Mga kaibigan, simpleng daddy po. Kumusta na kayong lahat? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan while watching this dahil interesting tong video na to. Kaya huwag niyo akong iiwan, samahan niyo ako hanggang sa huli kasi malay niyo baka sa inyo mapunta to. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go. So mga kaibigan, ang kwento na to ay isang istorya. What? It's all about my story. And ito ang istorya ng buhay ko. And naalala ko pa, I still remember. mga 10 taong gulang ako nito. And I think I was 10 years old during that time. Oh, no. So simulan na natin ng walang kwenta-kwentang vlog na to. Sa pamamagitan ng istorya na ikukwento ko sa inyo. Abangan nyo guys. So gusto ko lang ikwento mga kaibigan na nung panahon nung kabataan ko, nag-aaral ako nung high school. Since mahirap lang kami, share ko na din sa inyo, 6 kami magkakapatid. And average salaryman lang yung tatay ko. And housewife lang yung mother ko. So it means, sa 6 kami magkakapatid, medyo below average yung pamumuhay namin. So, during that time when high school yata ako nun, nagpapabili ako sa tatay ko ng sapatos, naalala ko yun. Kasi medyo luma na rin, almost 2 years ko na yatang ginagamit yung sapatos ko na yun. Nagpapabili ako sa kanya kasi magki-Christmas na din. So, kahit papaano, naiinggit ako sa mga kaklase ko na medyo may kaya, mayayaman, meron silang mga bagong sapatos. So, naiinggit ako dahil kahit papaano, gusto ko rin magkaroon ng bago, siyempre, diba? Kahit sino naman mga bata, gusto magkaroon ng bagong sapatos pag Pasko. So, ayun na nga guys, naghingi ako ng pambili sa tatay ko. Pero dahil nga sa hirap ng buhay namin, hindi niya ako nabigyan. But instead, binigyan niya ako ng napaka-inspiring words para matanggap ko na okay lang kahit luma yung sapatos ko. Alam niyo ba kung ano yung sinabi sa akin ng tatay ko? Alam mo anak, napakaswerte mo dahil meron kang sapatos. Pumunta ka dun sa kapitbahay natin. Tingnan mo yung kapitbahay natin na walang paa. Ngayon, sabi mo sa akin, pagbalik mo dito, kung ano ang gusto mo, yung meron kang lumang sapatos o yung wala kang paa. So yun nga mga kaibigan, dahil kinuwento ko yung tungkol sa sapatos na hinihiling namin sa tatay namin, napagdesisyonan ko na magbigay ako ng sapatos sa isang deserving na tao sa talagang nangangailangan. Kaya kailangan ko ng best comment nyo dito sa vlog na to. And pakishare nyo na din sa mga social media app nyo, sa mga kaibigan nyo. And huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko na to para malay nyo kayo mapili ko na mabigyan ko itong sapatos na to. Ayun nga guys, ipiliin ko yung pinaka-deserving, yung talagang nangangailangan. Comment nyo na lang sa comment section and malay nyo, baka sa kanya ko maibigay itong sapatos na to. So, that is it guys. I hope na makatulong to kung sino man yung nangangailangan. Kaya pakishare nyo na lang yung video na to, mag-comment na din kayo, malay nyo baka kayo mapili ko and maging masaya kahit papano yung Pasko nyo. Total magpapasko naman na. So I hope na yung deserving lang talaga, yung talagang nangangailangan lang,
yung mga pili natin. Kaya, ano pa hinihintay nyo guys? Share nyo na to. So yun na nga mga kaibigan, paki-comment nyo na lang kung sino man yung pinaka makakaagaw ng attention ko or the best comment dito sa video na to, sa vlog na to, siya yung pipiliin ko at sa kanya ko ibibigay ang bagay na ito, dahil just comment mo lang kung bakit deserve na ibigay ko sa iyo to. At bilang pasasalamat ko na rin sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa akin. So yun nga mga kaibigan, hanggang dito na lang. I hope na makapili ako sa lalong madaling panahon ng tao na deserving. Kaya huwag niyong kalimutan mag-comment and paki-hit niyo na din yung like button, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe kung bago pa lang dito sa channel ko na to, para naman ma-inspired uli ako na gumawa pa ng mga iba pang vlog. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Salamat pa rin ako sa inyo sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa akin, lalong-lalo na yung mga kabudol ko, yung mga vloggerista. Hindi ko na kayo isa-isahin lahat. Nagpapasalamat ako sa inyo guys sa patuloy na pagsuporta sa akin, lalong-lalo na sa reyna ng mga budol. Kumusta kayong lahat guys?